Hello guys, ngayong video mayroon tayong anim na tanong. Bali, tutukan nyo lang yung video hanggang dulo para dagdag kaalaman sa ating pagpapaalaga sa mga African lovebirds or sa kahit anong ibon. So, bago tayo magsimula, syempre salamat sa mga sumusuporta sa ating channel at sa mga hindi pa po nakakasali sa aming Facebook group. Ito po ang aming Facebook group at yung link ay nasa description box. Pwede na po kayo sumali sa mga hindi pa po nakakasali. At sa mga hindi pa po nakakapag-like ng ating Facebook page, ito po ang ating Facebook page. Bisitahin na po at lagi po kaming nag-a-update dito tungkol sa aming mga alagang African lovebirds. Tapos, ayun na nga, mag-start na tayo, mag-intro na tayo. Okay, question number 1 agad tayo kay Jared Vlogs. So yung tanong niya dito, paano po mawala ang sapula ng ibon natin? At kung anong dapat ipakain sa kanila para hindi magka-sapula? Bali, yung sapula, ayan ay nakukuha sa mga sobrang daming pagkain na nakakain syempre ng ating mga alagang ibon. Bali, para mawala yung sapula, kailangan nasa flight cage sila. Lagi sila dapat na-exercise or nakakalipad. Tapos yung pagkain na dapat ibigay sa kanila, yung bird seed, yung kulay puti, yung tinatawag na white millet, tapos canary seed. Kasi yung bird seed plus canary seed ay hindi yan nakakataba sa ating mga African lovebirds kahit bigyan mo pa sila ng isang paso niyan or isang buong patukaan, hindi sila tataba dyan dahil wala yung fats or protein na nakakapagpalaki ng katawan nila. So, para maiwasan din yung pagkakaroon ng sapula, kailangan nasa flight cage sila, tapos tamang pagbibigay ng vitamins tulad ng BioBird, yung papalakas nilang kumain, tapos pagiging hyper nila sa pagpapalipad sa loob ng flight cage. So, importante talaga yung vitamins din, or yung kung wala kayong BioBird ng Picoy Baymunting Ibunan, pwede rin yung Selectrogen Plus, tapos haluan nyo ng dextrose powder. Kasi yung dextrose powder, ayan yung nagpapahyper sa ating mga alagang lovebirds. Pero kapag kayo ay magbibigay ng dextrose powder, syempre isang beses lang kada isang linggo, kasi yung dextrose powder ay isang sugar yan na laging nilalanggam kapag tumatagal doon sa tubigan. Okay? Kung kayo ay magbibigay ng dextrose powder, dapat isang beses lang kada isang linggo. Okay? So, next na tayong question. Question number 2 kay John Rien Iral. So, yung tanong niya, ilang clutch po ba magkakaroon ng fertile yung egg? Sa akin po kasi, pangatlong clutch na po kasi, wala pa rin daw. So, yung breeder niya, nakakapag tatlong clutch na, pero walang fertile na itlog. Bali, panigurado, may problema sa breeder mo. Kailangan mo na silang ipahinga. Kasi, nung pangalawang clutch pa lang nila walang na fertile, nandoon na yung sign na kailangan ng ipahinga. Okay? Kasi panigurado yung cock dyan ay mahina yung kanyang sperm cell. Yung walang bumubuo, walang nakakabuo. Bali, wala namang baog sa ibon. Except sa mga hybrid tulad ng buknoy na sinasabi nila baog daw, syempre kailangan ipahinga o kaya palitan yung mga pares. Pero ang pinaka magandang solusyon diyan ay yung pagpapabukod. Ibukod niyo sila, huwag niyo silang ipagsasama kahit sa flight cage, okay? So ipahinga niyo yung mga third clutch na or second clutch walang fertile na itlog, ipahinga niyo na. Tama na muna sa breeding. Hanap na muna kayo na pwede nyong i-breed na alaga nyo. Tapos, ayun. Okay, next question na tayo.
Okay, yung dito naman, question na siya, tapos may nasagot na agad. So, ang sabi dito, ang tanong ni DJ Arce, may chance ba na mag-mate sa Nesbox ang bonded pair na Alps 2? So, yung sagot ni Carlo Bayani, sabi niya, yung Alps 2 pair ko, inopen ko ng bahagya yung door para nakikita yung activity sa loob. Ang nasaksihan daw niya, yung nag-mate na sa loob, yung breeder niya, nung wala pa daw itlog. Pero ngayon, may 3 eggs na daw. Sa labas na sila, nag-mate. So, yung tanong ni DJ Arce, sinagot na ni Carlo Bayani. Isa ka talagang Bayani, Carlo. So, ayun. Ayun ang sagot doon. Kung kayo ay curious kung nag-mate ba ang alaga nyo sa loob ng nest box, ito ang solusyon, yung ginawa ni Carlo Bayani. Yung binuksan niya ng konti yung pinto ng nest box para makita niya kung ano ang ginagawa nila sa nest box. So, kukunting ibon lang ang syempreng gumagawa nito, hindi lahat. So, ayun na ang sagot. Salamat kay Carlo Bayani sa pagsagot ng question ni DJ Arce. So, question number 4. So, question number 4 na tayo kay Charles Martinez. Yung tanong niya, kapag ba ni mix yung queen na magkakapatid na Alps 2 tapos apat din na magkakapatid na Alps sa isang flight cage, eh may tendency ba magkapatid na mag-bond? Siyempre, magkakaroon pa rin ng chance na mag-pair yung mga magkakapatid. Kasi sa ibon, hindi nila alam kung sino ang kanilang kapatid. Hindi ganun. Bali, kahit magkapatid yan, magpapares yan. Kung gusto nyo maiwasan yung pagpapares ng mga magkakapatid, syempre, kung ilan ang magkakapatid, kailangan ganun din ang kids nyo. Kunwari, meron kayong 20 pares. Tapos, yung 10 doon ng itlog, sabay-sabay, pare-parehas yung edad. So, kailangan meron kayong maraming flight cage or mga colony cage na pwedeng nyo ilagay yung mga pababa ng ibon. Siyempre, ibubukod nyo kung sino yung magkakapatid para maiwasan yung pagkapares ng magkakapatid. Ayun lamang ay ang aking idea para maiwasan yung pagkapares ng magkakapatid. Pwede nyo rin yung gawin yun kung meron kayong budget na pang bili ng maraming mga flight cage, ganun. Bali kasi ako, nag-iipon na ulit ako para sa mga flight cage, pati sa bird cage stand. Kasi magbabago na naman ako ng setup ng ibunan. Tatanggalin ko na yung flight cage kong kahoy kasi masyadong malaki na yung sakop. Saka nagbabawas na ako ng ibon doon sa flight cage. So, bibili na ako ng flight cage na bakal. Yung 2x2x4. So, ayun. Nag-iipon pa ako. Kaya, hintay-hintay. Ma-adjust ko ulit yung aking ibunan. Bali, ipapakita ko sa inyo kung ano yung magiging presyo, kung magkano yung nagastos ko, kung paano ko rin nasi-set up yung aking susunod na paparating sa mga paparating na setup ko. Okay? So, ayun ang aking sagot doon sa pagpapares ng mga magkakapatid. Kung gusto nyo palang maiwasan yung pagpapares ng magkapatid, kailangan bukod-bukod sila ng mga kulungan. So, question number 5. Tanong ni Kian Rojas. So, yung tanong niya dito, mag-mate po ba yung African lovebird kahit parehong babae? So, eto, para malinawagan tayong lahat, ang ibig sabihin kasi ng mate, yung isa ay nakababa, yung isa ay nasa itaas. So, ayun ang ibig sabihin ng meet or ng mating. Yung isa nakadipa, yung isa nakapatong. Okay? Kung example natin, parehas na kak. Parehas na lalaki. So, hindi sila nag-mate kasi parehas sila nagpapatungan. Okay? So, yung dito naman sa parehas na babae, parehas silang dumadapa. Parehas silang dumidipa. Parehas silang nagpapalawak ng kanilang pakpak. Okay? So,
hindi natin matatawag na mating yon kasi walang ibaba, walang itaas. Okay? So, kung ang lovebirds mo ay parehas dumidipa tapos nagdidikita ng puwet, mag-iitlog yan pero hindi mabubuo yung itlog kasi walang sperm cell doon sa loob ng itlog na ginawa nung babaeng ibon. Okay? So, ganun yon. Ang ibig sabihin ng mating, isang nakadapa, isang nakaibabaw. Okay? So, ganun lang yon. So, question number 6. Last question na to. Ang tanong ni Mark, pwede po ba pagparisin ang blue black chick personata sa normal fisher? Bali guys, niliwanagin ko lang sa inyong lahat, ang black chick ay isa pang lahi ng African lovebirds. Bali, meron tayong fisher lovebirds, meron tayong personata, meron tayong black chick lovebirds. So, itong tatlong to, magkakaiba to. Okay? So, kung kayo ay nag-aalaga lang naman na hindi nagbabalak magbenta, okay lang na ipares nyo yung black chick saka sa fisher. Okay lang yun. Walang problema dun. Pero kung kayo ay magbibenta, tapos gusto nyo yung mamahaling ibon, syempre doon na tayo sa tama. Yung sa fisher lang sa fisher, sa personata lang sa personata, pati sa black chick lang. Ganun lang para syempre maayos yung breeding ng ating mga alaga. Huwag na tayong mag transmutation, lalo na kung ang itatransmute lang natin yung mga mabababang klase, lalong hindi tataas ang presyo niyan. Okay? Kung kayo ay magte-transmute, syempre, yung mga personata, pati opaline. Ganun ang magandang transmutation. Pero kung magka-partner lang naman kayo ng personata, tapos fisher na walang na walang magandang dugo, wag na. Mas okay na yung fisher sa fisher, personata sa personata, black chick sa black chick. Okay? Mas maganda yon para wala tayong issue pag may bibili. Okay? So, ayun na ang ating huling question. Salamat sa mga nagtatanong pala. Kasi nasasagot namin to, tapos nasishare namin to sa ibang nag-aalaga ng ibon. Natutulungan natin sila na madagdagan yung kanilang kaalaman sa pag-aalaga ng African lovebirds or sa kahit anong alagang ibon. So, kung meron pa kayong katanungan sa ating video, mag-comment lang po kayo at sasagutin natin yan by comment or by video. Okay? At syempre, mag-shoutout muna tayo. Okay, shoutout na muna tayo. Shoutout kay BLN Santo Niño, Rowel Maranan. Shoutout din kay Lexer Cruz, kay Samuel Balagtas, kay JB Narciso, kay Johnny Bone, kay Mark Daniel, kay Antonio Mesa, kay Yeng Shoutout din kay Yeng Nantesa, kay Chian Lalong Isip, kay Julian Gart Vicente, at shoutout din kay Cesar Lagrosa, kay Romeo Zamujo, shoutout din kay Lorenzo Baracena, shoutout din kay Kurt Anthony Olan, kay Jeric Manalang Mago, kay Lawrence Barin, kay Brian Cruz, kay Hinyel Castaneda, kay Wendell Dapula, kay Jace Perez, kay Kevin Jan Agravante, kay Joshua Wage, kay Johnny Baun, kay Mark Daniel, kay Kish Chanel Morpicio, kay Heaven TV, kay Yana Santa Ana, kay Jello Chua, shoutout din kay Jess Diaz, kay Florence Aquino, kay Lorenzo Baracena, kay Harvey Bernadas, kay Kyle De La Cruz, kay Michael Caranto, kay Brian Cruz, at kay Florence Aquino. So, meron akong nauulit na shoutout dito kasi dumudoble yung comment nyo. Mas okay kung iisa lang ang comment nyo para hindi natin nauulit yung mga pangalan nyo. So, salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Kung nagustuhan nyo itong video, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago lang sa aming channel, pindutin nyo lang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future upload. Salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.